Ayan, isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga Lodi. So bali sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa or mag-wiring ng automatic or manual motor control. Pero bago yan mga Lodi, shout out muna sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko na sina Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito yung mga kakailanganin natin sa pagbuo or paggawa ng automatic motor control. Isang circuit breaker para may protection yung ating circuit. Isang magnetic contactor. So bali meron itong 3 main contact, line 1, line 2 at line 3. Lalabas yan dito sa baba, nagiging T1, T2 at T3. So meron itong isang normally open, number 13, at lalabas dito sa baba, number 14, at isang normally closed, number 21, at lalabas dito sa baba, number 22. So, bali ito yung magnetic coil supply nito mga Lodi, A1, at ito yung A2, at dito din natin makikita sa ibabaw kung ilang voltahe yung pwede nating isupply dito sa ating magnetic contactor. 220 volts. 50 or 60 hertz at isang overload relay. So bali ito yung protection ng ating motor in case na mag high current yung ating motor ay iti-trip off na yung supply ng ating control. Ito yung ating reset button, itong kulay blue, at itong kulay pula ay para sa stop button. At meron itong current adjustment depende sa laki ng ating motor or sa nameplate. Doon tayo magbabase kung ilan ang pwede nating iset dito. At ito yung trip button niya mga Lodi. Ginagamitan lang yan ng mga precision or maliliit na screwdriver. Sinusungkit yan mga Lodi. At meron itong normally open 97-98 para sa trip off indicator light at 95-96 normally closed para sa tripping contact. At dito yung T1, T2, T3 pupunta na yan sa ating electromotors. So bali ito naman yung ating float switch. So bali ito yung magbibigay ng signal or magbabato kung kailan aandar or titigil yung motor. At mayroon itong 3 wires. Itong kulay black ay para sa common, itong kulay blue ay para sa low level connection, at itong kulay brown ay para sa high level connection. At ito naman yung ating selector switch.
manual at auto mode. Normally open 3 and 4. Ganun din yung ating manual 3 and 4. At ito naman yung ating indicator light. Itong kulay pula ay para sa fault indicator light. Itong kulay orange ay para sa off indicator light or standby indicator light. At itong kulay green ay para sa running indicator light. At ito yung terminal niya, mga Lodi, X1, X2. Pare-parehas lang yan, mga Lodi. Nagkaiba lang nung kulay nung ilaw. So, ito naman yung ating electromotors. Maliit lang naman ito, mga Lodi. Bali, 0.5 horsepower. 6 leads out connection, mga Lodi. U1, B1, at W1. W2, U2 at B2. Bale, naka delta connection na yung mga Lodi. Bale, low voltage connection yung W2, U1 connection yung mga Lodi. U2, B1, ito yan mga Lodi. U2, B1 at B2 at W1. Bale, yan yung delta connection or low voltage connection. Ito naman yung high voltage connection, mga Lodi, or Y connection. Bali, pagjajamperin lang natin yung W2, U2, at B2. Bali, wala na siyang connection dito, mga Lodi, ha. Baka makamali kayo, sasabog yan, mga Lodi. So, bali, babalik na muna natin to, mga Lodi, mamaya na lang to. Gagawa muna tayo ng wiring diagram. So, sa paggawa ng wiring diagram, mga Lodi, ay alamin nyo lang yung mga symbols at yung mga function ng ating mga device. Unahin natin yung power circuit mula main supply, line 1. Dadaan ng ating circuit breaker, pupunta ng ating magnetic contactor, at lalabas ng ating overload relay, at diretso na yan ang ating electromotors. Same lang din yung line 2 at line 3. Bali, ito yung ating electromotors. Ito yung line 1. At ito yung line 3. Ito yung ating circuit breaker. C, B. Ito yung ating line 1. Line 2. At line 3. Ito naman yung ating magnetic contactor. At ito yung ating overload relay. T1, T2, T3. Ito yung ating electromotors. 3-phase induction motor. 220 volts. So ngayon meron na tayong power circuit. Sunod naman ay gagawa tayo ng control circuit. Kukuha tayo dito sa line 1, mga Lodi, sa main supply. Dadaan ng overload relay, normally closed. Pupunta ng automatic selector mode. Diretso na yan ang ating float switch. At pupunta yan ng ating magnetic contactor. At lalabas na yan ng line 2. So, bali ito yung ating line 2. Kukuha tayo dito sa main supply ng power circuit. So, ngayon meron na tayong
auto control, sunod naman ay manual control. Kukuha lang tayo dito sa pagitan ng normally closed ng ating overload relay. At number 3 ng ating auto, pupunta ng manual. Lalabas ng 4, diretso na yan ang ating A1 ng ating magnetic contactor. So dito na lang tayo mga lodi. So ito yung ating symbol ng selector switch. Ngayon lagyan na rin natin ng indicator light mga lodi, para may basihan tayo kung gumagana na yung ating mga device. Unahin natin yung running indicator light. Kukuha lang tayo dito sa A1. Ito yan mga lodi, dito na yan. Pupunta ng ating running indicator light. At lalabas na yan ng line 2. Sunod naman mga lodi ay off indicator light or standby indicator light. Kukuha lang tayo dito sa pagitan ng normally closed ng overload relay at number 3 ng ating selector switch, manual or auto. Ayan mga lodi, dito yan. Dadaan ng ating normally closed magnetic contactor. At diretso na yan ng ating off indicator light. At lalabas na yan ng line 2. Siyempre lalagyan na rin natin ng trip indicator light para may basihan tayo kung nag-fault yung ating control. Kukuha tayo dito sa line 1 mga lodi. Pupunta yan sa normally open ng ating overload relay. Diretso na yan ng ating trip off indicator light. At lalabas na yan ng line 2. Ngayon lagyan na rin natin ng label para mas madali nating masundan or maintindihan. Ito yung ating overload relay, normally closed 95 96. Ito yung ating auto mga lodi, 3 4. Ito yung ating load switch mga lodi, black ito. At ito yung ating blue na wire. At ito naman yung A1 ng ating magnetic contactor. At ito yung A2. At ito naman yung line 2. Ito yung line 1. Ito yung selector switch ng manual 3. Lalabas ng 4. Ito yung ating running indicator light. X1, X2. At ito yung ating magnetic contactor, M1. Yan mga lodi, 21, lalabas ng 22, normally closed. At ito yung ating off indicator light, X1 X2. At ito yung ating normally open ng overload, papunta yan ng ating trip off indicator light, OL, normally open, 97 98. At diretso na yan ng X1, lalabas ng X2 ng ating trip off indicator light. So ngayon mga lodi, meron na tayong power circuit at control circuit. Ngayon samahan nyo na akong mag wire nito. Tatanggalin ko lang muna ito mga lodi. Bali unahin natin mga lodi ay power circuit. Ito yon. Kung mapapansin nyo mga lodi, meron itong wire. Ito yung main supply nya mga lodi. Bali dito ko lang nilagay sa baba para mas magandang wiringan.
Ito yan, line 1, line 2, line 3. Ito yan, line 1, line 2, line 3. Ito yung ating line 1. Dito yan, line 1. Pupunta ng line 1 ng magnetic contactor. Dito yon. Sunod naman mga lodi ay line 2. Dito yon, line 2. Pupunta ng line 2 rin ng magnetic contactor. Sunod ay line 3. Ito yon. Pupunta lang din ng line 3 ng magnetic contactor. So bali may wiring na yung ating circuit breaker, mula circuit breaker at papunta ng magnetic contactor, line 1, line 2, line 3, line 1, line 2, line 3. Lalabas ng overload relay. Ito yan, line 1, magiging T1, T2, T3. So bali lumabas na yan dito, T1, T2, T3. So bali mamaya ako na wawiringan yung papunta ng electromotors para hindi matakpan yung ating drawing. Unahin natin yung lahat ng line 2. Ayan siya mga lodi. Papunta ng A2 ng magnetic contactor. Dito yan mga lodi, line 2. Main supply. Pupunta ng A2 ng ating magnetic contactor. Ito yung ating A2. Sunod naman yung X2 ng ating running indicator light. Dito yan, X2. Kukuha lang tayo dito sa A2. Pupunta ng X2 ng ating running indicator light. Ito yon. At sunod naman ay off indicator light, X2 rin, lagyan na rin natin ng jumper. At papunta yan ng trip indicator light. Ito yan, yung X2 rin. Bali lahat ng line 2 ay meron na mga lodi. Sunod ay mula line 1. Ito yan, pupunta ng ating normally closed ng overload relay.
Dito yan mga Lodi, line 1. Pupunta ng 95. Ito yan mga Lodi, 95. Nalabas ng 96. Ito yan, 96. Pupunta ng number 3 ng auto selector switch. Ito yan mga Lodi, auto number 3. Lalabas ng 4. Ito yun, number 4. Pupunta ng black ng ating float switch. Ito yung black ng ating float switch. At lalabas ng blue ng ating float switch. Bali ito yung blue. Pupunta na yan ng A1 ng ating magnetic contactor. Dito yan. Sunod mga Lodi ay itong ating manual. Jajumper lang tayo dito sa number 3 ng automatic selector switch. Pupunta ng manual. Ito siya mga Lodi, pag jajumperin ko lang. At lalabas ng 4. Dito yon. Mga Lodi, pinag-jumper ko lang yan. Lalabas ng 4, ito yan. At pupunta na yan ang A1 ng magnetic contactor. Ito yung ating A1. Sunod mga Lodi, itong ating running indicator light. Kukuha lang tayo dito sa A1. Ito yan. Dito yon. Pupunta ng X2. Pupunta ng X1, sorry. Dito yan sa kabila. Ito yung X1. So meron na tayong wiring ng running indicator light. Sunod ay itong ating off indicator light. Kukuha lang tayo dito sa number 3 ng ating selector switch. Dito yan mga Lodi, number 3. Ito siya. Pupunta ng magnetic contactor, normally closed. Ito yan, 21. At lalabas ng 22, dito yan.
at pupunta ng X1 ng ating off indicator light, ito yon. Ito yung ating X1 ng ating off indicator light. Sunod naman ay itong ating trip off indicator light mula line 1. O bali magja-jumper na lang tayo dito sa 95. Bali galing din naman ng line 1 yan. Pupunta ng 97. Normally open. At lalabas ng 98. Ito yan. At pupunta na yan ang X1 ng ating trip off indicator light. Ito yan mga lodi, itong fault. Ito yung X1. So ngayon, mayroon na tayong control circuit at power circuit. So, bali ito yung ating natitira, mga lodi. T1, T2, at T3. Dito yan mga lodi, diretso na yan ang ating motor. Bali ito yung ating motor. Bali ating T1, galing overload relay, ito yon. Pupunta ng U1. Pupunta ng U1. Ito yung B1. At ito yung W1. Sunod itong T2. Dito yan mga lodi, T2. Pupunta ng B1. Dito yan. Sunod, itong T3. Dito yan sa baba ng ating overload relay. At pupunta ng W1. Dito yan. So, higpitan natin mga lodi. Baka mag-init naman to kahit saglit lang natin pagganahin. Baka masunog pa. Ayan mga lodi, tapos na yung ating pagwa-wiring. Reviewin na lang muna natin bago natin pagganahin para sigurado tayo. Unahin natin yung power circuit. Mula may supply mga lodi, line 1, ito yan. Dadaan ang circuit breaker, ito yung circuit breaker. Pupunta ng magnetic contactor, ito yon, line 1. At lalabas ng overload relay, dito yon. At diretso na yan ng B1 ng ating electromotors.
Ito yung ating line 2, mga Lodi. Main supply, dadaan ng circuit breaker, pupunta ng magnetic contactor, at lalabas ng T2. Dito yan, at diretso na yan ang B1 ng ating electromotors. Ito naman yung ating line 3. Ito yon, line 3, kulay blue. Dadaan ng circuit breaker, dito yon, at pupunta ng magnetic contactor na line 3. Dito yon, at lalabas ng T3. So bali dito yon, at diretso na yan ang W1 ng ating electromotors. Sunod naman itong ating control circuit. Mula line 1, main supply, mga Lodi, yan mga Lodi, pupunta ng ating 95 ng ating overload relay, normally closed, ayan, lalabas 996, at pupunta ng number 3 ng ating auto selector mode, at lalabas ng 4, at pupunta na yan ng ating load switch. Ito yan mga Lodi, at lalabas ng blue, pupunta ng A1 ng ating magnetic contactor, at lalabas ng line 2. Bali ito yung ating line 2. Sunod itong ating manual, mga Lodi. Nag-jumper lang ako dito kung napansin nyo kanina. Pupunta yan ng number 4 ng ating manual selector mode, at pupunta na yan ng ating A1 ng magnetic contactor. Dito yan. At ito naman yung ating running indicator light. Kumuha lang ako sa A1. Dito yon, pumunta ng X1 ng ating running indicator light, at lumabas ng X2. Ito naman yung ating off indicator light. Mula dito sa pagitan ng 96 at number 3 ng ating auto selector switch or manual selector switch, pumunta ng 21, lumabas ng 22, dito yon, at pumunta na yan ng X1 ng ating off indicator light, at lumabas na yan dito sa line 2. Ayan mga lol, naka-jumper lang yan kung napansin nyo kanina. So na naman itong ating fold indicator light mula line 1. Ayan mga Lodi. So bali nag-jumper lang ako dito sa 95. Pumunta yan dito sa 97. Lumabas ng 98. At diretso na yan ang X1 ng ating fold indicator light. Dito yan mga Lodi. At dumiretso na yan doon sa jumper ng ating line 2. So, bali, takpan na rin natin to mga Lodi. At ayusin ko na rin to. Ayan, tapos na yung aking pagwa-wiring. Pwede ko na itong testingin kung tama yung aking ginawa. Power on ko na itong aking nilagay na circuit breaker na nakaseparate. Ayan, umilaw na yung ating standby or off indicator light kasi nakarekta yan dito sa ating main supply. At hawakan ko muna itong aking float switch. Baka biglang gumana. Power on ko na itong main circuit breaker. At ilalagay ko na sa auto mode. Ayan mga Lodi, hindi pa siya gumagana, ibig sabihin high level pa siya. Kapag high level yung ating tangke, ay hindi pa basta-basta gagana yung ating motor. Instead lang na maubos yung ating laman, ganito yan mga Lodi. Kung dahan-dahan siyang maubos, ay bababa yung ating float switch, ganito yan. Ayan mga Lodi, nakita nyo naman na kumandar yung ating motor. Ibig sabihin, tama yung ating ginawa kasi naka low level na yan, mga Lodi. Kapag gumaandar yan, mga Lodi, ibig sabihin, nagkakarga na yan ng tubig at unti-unti na rin aangat itong ating float switch at mamamatay na rin yung ating motor. Ayan, mga Lodi. Testingin naman natin yung manual
selector mode mga lodi. Ayan siya mga lodi, mandar na siya, oh, naka-manual siya. Off natin mga lodi. Pwede naman natin testingin itong high level connection o mga lodi, itong kulay brown. Papalitan ko lang yung kulay blue para matesting natin kung gumagana high level. Ayan sa mga lodi, igaganito ko muna baka biglang umandar. Iseselect ko sa auto. Ayan mga lodi, hindi pa siya umandar, ibig sabihin ay low level pa siya. Kapag napupuno na yung tubig ng ating tangke ay daan-dahan na yung angat. Ganito yan mga lodi, ayan o. Kung napansin nyo, umigtad na yung ating motor at gumana na rin yung ating running indicator light. Ibig sabihin, tama yung ating ginawa. Kapag naubos na yan, ay unti-unting bababaya mga lodi at mamamatay na rin yung ating motor. Ayan mga lodi, testingin naman natin yung trip-off indicator light mga lodi. Imamanual ko na lang to. Ayan siya mga lodi. Bubuksan ko tong ating overload at ititrip ko tong ating trip button. Ayan siya mga lodi, umilaw yung ating trip off indicator light, ibig sabihin ay gumagana yung ating overload relay. Kahit anong select natin dito mga lodi ay hindi na ito gagana. Instead na reset lang natin ito mga lodi, ito yung kulay blue na reset button, pipindutin lang natin yan at gagana na yung ating motor. Ayan siya mga lodi, sana ay may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo pong i-like, i-share. At syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. At kung may mga katanungan po kayo or suggestion about sa video na to, huwag na po kayong mahiyang mag-comment sa baba. At maraming maraming salamat po uli sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Hanggang sa muli.